Guys, so ito kinakatakutan po pala ng Hiroshima Dragonflies. Yan nga pa'y matapos magpakitang gilas sa kanilang practice game. Ito ang ating pambatong na si Kay Soto, na kung saan nga po'y talagang dumadakdak siya, no? Masyado nga pong mababa ang ring ng Hiroshima para sa ating pambatong na si Kay Soto. Kaya ising-isi lang sa kanya na dakdakin ang bola sa ring ng Hiroshima. Ito pa nga po, no, lumabas ang ilang mga news, no, patungkol nga po sa pag-i-interview dito kay Kay Soto, na talagang ibinabandera siya ng Japan at talagang pang-marketing yung strategy nila para kay Kay Soto, na kung saan nga po tinatawag na talaga, no, na isang halimaw etong si Kay Soto ng ilang mga Japanese fans, kasi nakita po nila yung mga highlights ni Kay Soto nung nandoon pa siya sa Adelaide 36ers, na kung saan nga kapag nakahawak ng bola ay dinadakdak. Well guys, aminado din naman si Kay Soto na talagang madami pa siyang dapat i-improve sa kanyang skills, no, lalo na po yung pagtira niya ng threes na madalas nga po ay sumasablay. Dito nga po yung makikita natin na very down to earth talaga itong ating pambatong na si Kay Soto, sa kabila po ng kasikatan niya dito sa Japan, no, dahil yung mga interview sa kanya ay sinasabi, no, na ano pa ba yung mga kahinaan ng bilang isang Kay Soto bukod po sa pagtira ng tres. Well guys, no, wala lang kahinaan si Kay Soto bukod po doon, dahil talaga nakikita ng Hiroshima yung mga highlights ni Kay Soto noon, yung pag-block niya, no, yung pagsupalpal niya sa kalaban, yung mga assist, yung mga dunk, no, yung mga one-handed dunk talaga yung inaabangan ng Hiroshima sa kanya. Well guys, ngayon pa nga lang po, no, talaga nakikita natin yung kasikatan ni Kay Soto kung gaano talaga siya nirerespeto ng mga Japanese fans niya. At syempre, to the rescue talaga, talagang sumusuporta ng buo yung mga Filipino fans naman na talagang nagtitiwala dito kay Kay Soto. Kasi nga naman guys, practice game pa lang to, pinapahanga na tayo, tulala na at talagang napanganga na yung mga Japanese player, yung mga Japanese fans si Kay Soto. How much more pa kapag nagsimula na yung laban nila, no, nila Cartamayo dito nga po sa March 8, no, yung unang laban po ng Hiroshima. Kaya guys, okay mo wala, no, i-update ko kayo muli sa mga susunod na kaganapan para sa ating pambatong na si Kay Soto. So don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.